Hello guys, panoorin natin itong video ni Congressman Salcedo sa interview niya kay Karen Davila. Hindi ko lang mapigilan itong damdamin ko na mag-comment, magbigay ng comment sa loobin dito sa mga issues regarding ABS-CBN na parang sinisisi ang pag-shutdown ng ABS-CBN sa pagdami ng coronavirus. 600 more COVID infections. So there's a correlation between shutting down ABS-CBN and having more COVID positive in the country. What is the relation? Okay. It impacts on two ways. Yung isa nga, dinisregard namin kasi mayroon yung model. Yung model is in of mobility. Kasi we're spending roughly about 102 waking hours. Most probably contrary to most expectations. We're spending 4.9 hours Filipinos, and it must have increased by 4.4% of the week, accounting for 4.4% of waking hours. And then in other countries, yung kanila pong panonood ng TV nag-increase pa ng 12-17% in TV consumption. So this raises the time spent on television by at least 5%. We're always downgrading, then 43 million primarily get their news from PNN Entertainment, and then the ABS-CBN market shares between 31.7 to 42, depending kung Nielsen or Kantar ka. But you're saying the whole thing is that Ang sabi po niya, dadami daw ang coronavirus infected dahil sa pag-shutdown ng ABS-CBN. Really? Totoo ba yan, Salcedo? Mr. Salcedo? ABS-CBN lang ba ang TV station sa Pilipinas? Ang dami, di ba? Grabe. Magkano bang bayad dyan, Mr. Salcedo? Ano ang connection ng ABS-CBN sa coronavirus infected? Ang layo. Congressman, masyadong halata po kayo. Huwag po ninyong gawin yan. Huminto na po kayo sa mga ganyang politiko. Huminto na po kayo sa mga ganyang gawain. Kayo ang mga bunganga ng ABS-CBN. Mamamatay ba ang Pilipinas kung wala ang ABS-CBN? Tell me. Ano ba klaseng study yan, Mr. Salcedo? Hindi ko maintindihan kung anong klaseng study yan. Nagkandak ka ba ng thesis dyan? Magkano pa bayad sa'yo dyan? Ang layo, di ba? Sobrang layo. Paano naging conclusion mo yung pagdami ng coronavirus sa pag-shutdown ng ABS-CBN? Ipaliwanag mo sa taong bayan yan. Yung pinagsasabi mo. Wow. Congressman Salcedo. Ito rin, isa rin itong Al Jazeera TV station na parang sinisisi ang ating pangulo sa pagsara ng ABS-CBN. So panoorin natin, kababayan. And the Philippines' leading broadcaster has been ordered to shut down. The telecoms authority says ABS-CBN's license has expired. President Rodrigo Duterte has regularly criticized the network. Opposition groups accuse him of targeting independent media. Let's speak to Jamila Alindagan, our correspondent in Manila. Jamila, give us the background to this case and what does this decision today mean for the network? Will they be able to appeal it? Well, Foley, according to the National Telecommunications Commission, the order of deceased and deceased is actually immediately executory. That is something that also the Department of Justice, Secretary of the Department of Justice said that it is has to be implemented right away. However, ABS-CBN continues to air as we speak. It's about 7 p.m. local time. The letter was issued and was received this afternoon. But in the interviews of the commissioners of NTC with local channels here, it remains
remains to be seen exactly how that will be implemented, whether law enforcement will have to come in to the network's grounds and to forcibly force everyone to stop its airing on free TV. Now, this is also a complete turnaround to the issued statement of the National Telecommunications Commission a few months ago that it may order and issue a provisional authority pending the renewal of the franchise of the network in Congress. Now, despite denials by spokespersons of the president that the president has anything to do with this, last year President Rodrigo Duterte himself said that he intends to shut down the network after it failed to air his campaign ads in 2016. Now, human rights experts say this comes at a very unfortunate time when the country, just like the rest of the world, is fighting a pandemic, and the biggest media network with substations across the country with over 11,000 workers are unable to help with information dissemination. But despite the legalities, Foley, the questions of whether it has the right to air at this point, a lot of human rights experts and media experts are also saying that this really reeks of political persecution. This is an impervious curtailment of press freedom, and it's something really spawned by political and personal retribution. Parang sinisisi ang ating pangulo sa pagsara ng ABS-CBN na sinasabi na retribution. Parang indirectly sinasabi na ang presidente ang dahilan ng pagsara ng ABS-CBN. Ito yung mga media na hindi nila alam ang mga nangyayari sa ating bansa. Basta lamang may report. Tinating kapamilya po ito at ngayon ay mambabatas na kumakatawan sa pangatlong distrito ng Laguna. Congresswoman, magandang gabi po sa inyo. Hello, ma'am. Hi, magandang gabi Alvin at magandang gabi rin Doris. Yes, ma'am. Opo, ay kayo ho ba'y nagulat din sa naging pasya ng NTC? E malinaw pa sa sikat ng araw ang pangako ng NTC na magbibigay sila ng provisional permit. Doris at Alvin, nagulat ako at nadismaya sa inalabas na ito ng NTC dahil ang inaasahan ko ngayong araw na ito ay ilalabas nila yung provisional authority na ipinangako nila dahil andun na ko sa hearing noong March 10 on record na sa minutes ng meeting ang sinabi nila na magbibigay ng provisional authority sa ABS-CBN. Pero taliwas ito sa lumabas ngayon dahil pinaasa lang pala tayo dahil wala namang ilalabas na provisional authority sa atin, sa ABS-CBN. Isa pa, sinisisi ang NTC dahil sa pagsadtang ng ABS-CBN. No, ginawa lang po nila ang kanilang trabaho. Hindi po sila makapagbigay ng permit to operate or provisionary permit to operate without franchise. Kaya huwag po ninyong sisihin ang NTC sa pag-shutdown ng ABS-CBN.